Magandang takbo ka moto. Welcome back to my channel. Ayan, ang bali ang gagawin natin ngayon ay ayan, kung paano ba magbaklas at maglinis ng bike assembly ng ganito mga scooter. Ayan, ito ang scooter natin ay Honda Click 150i. Ayan, pakita ko lang kung paano ibalik sa kondisyon yung pinaka brake assembly niya o braking system niya para mas makapit ulit ang pinaka preno. So, yan. Ayan ka mo to. Pero bago lahat, syempre, out of the vlog muna tayo. 1, 2, 3, come on! Ayan ka mo to, sa unang baklas, asahan nyo na na medyo may higpit yung mga bolt o nuts ng mga ano na inyong motor. Kaya mas mainam na lagyan nyo na agad ng kahit WD-40 o yung mga ibang penetrating spray na pwedeng magamit para mas madali or mababad muna bago nyo baklasin. Kasi sigurado, lalo sa parting nito sa may bandang likuran, hulihang gulong ng ano, ay talagang mahihigpit yan. So, ang pinakamaganda ay unahin nyo muna yung pinaka dugtungan ng muffler yan, sa makina. Yan, dito sa ilalim, dalawang 10mm para secure na yan. Kasi yan ay medyo talagang dudukutin yan sa ilalim at kailangan daan-daan dahil syempre para iwas loose thread. Yan, kung medyo mahigpit, pwede nyo i-spray din ng WD-40. So, ang ginamit natin dito ay Kobe ano, lubricating spray. Ayan, nabili natin sa Shopee. Ayan, dalawang bolt yan. Pinitabi nyo muna. At pwede nyo isunod kamoto itong dalawang 49mm na bolt dito sa mismong muffler. Ayan, pinaka sa support ng muffler, and unahin nyo dalawa para matanggal totally yung tambucho o muffler ng inyong scooter. Ayan. Ayan, pwede itong socket wrench. Ayan, kasi may mga extension yan. Pero pwede din naman mga combination wrench. Kung saan kayo komportable or yung pinaka-available sa inyo. Ayan, pwede yan. Basta 14mm dito sa pinaka support ng muffler para matanggal nyo. Sabi ko kanina, mas maganda ispray nyo muna ng konti kasi sa unang baklas talagang medyo mahigpit yan. Ayan, talagang kailangan mong pwersahin. Pero dapat syempre tamang alalay din lang at syempre obserbahan nyo. Ayan, mas mainam ka mo to. Napapaklas nyo rin to kahit sabihin natin every 6 months para lang ma-check nyo kung lalo sa preno, yung checkin natin dito yung sa preno, ma-check nyo kung palitin na ba or ito kailangan din ng linis at dapat lagyan din grasa ang mga bolt and nut para iwas stack up. So yun yan, kapag nabawa na baklas nyo to, mas madali na ang susunod na pagbaklas at pagbalik. Ayan, usually yung pinakamasela lang naman talaga yung mga unang baklas kasi yun talaga yung mahihigpit at medyo may kanding ano, kailangan din na diskarte konting ano, babad at konting tiyaga. At pero pag sa mga susunod na, since nalagyan nyo na yan ng grasa bago ibalik, ayan, medyo mas ano na yan, mas madali na ibalik at syempre mas mabilis na ang pagbaklas at pagbalik. Ayan ka mo to. Pwede nyo itong nilisan, muffler. Kung may mga pang bunga kayo ng hangin. Or pwede naman itong hugasan. Kahit yung loob. Basta
madrain nyo lang maigi yung tubig. Ayan, para mabawasan lang yung pinaka mga namuong ano dyan. Langis, dala ng usok, ayan. Meron din ako dyan video kung paano yung tamang linis lang, hindi naman kailangan baklasin pa yan dahil bago pa lang naman. Yung tamang hugas lang. Ayan, ito kamoto ang gamit ko, Kobe. Lubricating spray. Ayan. Binababad ko muna kasi medyo first time. Kaya kailangan ibabad kasi medyo mahigpit. Ito yung part na medyo mahigpit talaga. So, ang kailangan natin i-break na muna. Ayan, yung pinaka safety lock para sa part. Ayan, ilock nyo muna yung pinaka break sa hulihan para hindi kayo mahirapan mag pwersa para hindi sumabay sa pag-ikot. Ayan, i-break nyo muna ng lock. The same time kamoto, ayan yung babaklasin natin, 24mm na nut. Ayan, medyo mahigpit din yan. So, kailangan dyan talaga, forsado kung mas may mga mahaba kayong pambukas na socket. Mas maganda. At kung may kasama kayong na pwedeng umupo sa hulihan kasi para hindi umusod ang motor, mas maganda. Ayan, ito ang anak ko. Humingi ako ng tulong kasi medyo kailangan mas mabigat yung hulihan para hindi sumabay yung motor. Kasi talaga medyo, sa unang baklas, talagang medyo pwersahan ang gagawin. So ito, nabuksan naman natin. Kailangan lang talaga tsagaan lang. At syempre, sabi ko kanina, dapat konting babad para naman talagang hindi kayo pahirapan. Ayan ka mo ito, pwede nyo na itong isunod at tanggalin itong bolt ng swing arm na dalawang 14mm. Ayan, gamitan nyo lang na extension. Ayan, para totally baklas na, ito na lang ang magiging problema dyan. Sabi ko nga kapag bago, itong swing arm na ito ang medyo mahigpit kasi yung pinaka-busing nito sa may likuran nito ay ito yung maghihigpit. At masyadong mahigpit. So, kailangan ibabad nyo muna. Ngayon, ang iba, gumagawa ng mga DIY na pambaklas. Tayo, wala pa tayong ganon. So, ang gagawin natin, konting tiyaga. Pinaka-discarte yung ginawa ko dito ay konting sinsil. Ayan. Kailangan nyo lang balutan itong pinaka-long. Ayang screw na, ito, malapad ito na screw na mahaba. So, ayan. Tamang sinsil. Hindi nyo kailangan, sinsilin nyo lang yung bawat parte. Pati dito sa may, ayan, ibabaw ng dito sa may yung busing niya rin dito sa unahan. Ayan, ito yung pinaka niya, kailangan sinsilin niya yung busing niya nasa likod na yan. Kasi talagang medyo sa unang baklas, talagang talo ko matagal na hindi na baklas. Ito, sabi ko nga, magka 25,000 km ang odo. So ngayon pa lang ito babaklasin dahil syempre kailangan natin malaman at ma-maintenance kung kailangan palitan na ba ang shoe brake ng isang hulihan sa Honda Click. Ayan kamoto at sikutin nyo lang kamoto. Ayan, pinagsikwat ko dito. Ayan nga yung pang baklas ng gulong na pang sikwat para at least mapwersa-pwersa ng konti. Ayan. Ayan, dahan-dahan lang, hindi nyo kailangan magmadali. Ayan, wag mga first time, kailangan din kumbaga tamang dahan-dahan lang. Ayan kamoto. Para lang syempre iniwasin din natin dyan yung gasgas ng kulay ng sa mugs. Ayan. Pero eto naman kamoto, wala naman sa naging problema. May konting lang, syempre konting sugat. Pero hindi naman yung visible kamoto pag once na ibalik nyo na yung ulit yung swing arm. Itong busing kamoto ang pinaka dyan, ang kailangan lang talaga. Susunod, lagyan nyo ng grasa to, loob at labas. Pati yung pinaka, ayan, sa may gulong, pati to, lalagyan nyo ng grasa yung mga bracket na yan. Kapag nahugasan na, kahit dishwashing liquid lang, mahugasan nyo. Para susunod, alam nyo na gagawin nyo, at the same time, mas madali na yan. Ganoon naman talaga. Ito naman kamoto, kapag babaklasin muna yung pinaka gulong o yung mugs, logan mo muna yung pinaka preno.
sa uli, hindi na mga total kailangan kalasin, maluwagan lang hanggang may at least, para at least lumuwag lang para pag hinugot hindi siya umiipit, hindi pa umiipit yung mismong shoe break sa gulong o yung sa ano nga sa mismong mugs. Ayan ka mo to, pwede nyo kayo luwagan yung mga eto, yung dito yung sa pinaka tire hugger nya, luwagan nyo lang, hindi nyo kailangan baklasin para may angat ng konti pati yung dito sa baba, para pag binaklas mo kasi tatama yan dyan yung gulong. Pwede naman ang isang diskarte, pwede nyo tanggalan ng hangin yung gulong para mas madali na mabaklas kasi syempre mas ninipis yung gulong. So yun yung mga diskarte ka mo to na pwede nyo gawin. Ito, ang paghugot nito syempre alalay din lang kasi para hindi masugatan yung pinaka spline sa may shafting natin. Ayan, ito kailangan ditong linisan since na kita nyo naman talagang maalikabok. Ayan, sa akin dishwashing liquid lang at hindi kailangan kiskisin, hindi nyo kailangan gumamit ng liha. Importante ka mo ito, mawala yung mga nanumuong alikabok the same time na muong putik dito sa mismong sa assembly ng brake assembly niya. Ayan, dishwashing liquid kayo, depende na rin naman sa inyo yan, kahit ordinaryong sabon pwede, basta importante malinisan nyo yan at baklasin nyo rin para talagang totally kalublooban malinisan nyo. Ayan ka mo to, itong show brake ko okay pa naman pero syempre kailangan schedule na kasi syempre manipis na ka naman siya. Ayan, so ayan ka mo to, pwede nyo ibabad ng ilang minuto para medyo lumambot yung yung mga putik, at gamit lang kayo ng mga ayan, toothbrush pwede naman. At kailangan dun sa pinaka brake pad ng shoe brake, kailangan yan gamitan nyo ng steel brush. Wag niyo na kailangan liyahin kasi parang hindi na mas tumipis. Ang importante, bumalik yung gaspang niya. Yan yung mga discarte natin yan para bumalik yung dating malakas na preno sa hulihan. Ayan ka mo to. Ayan ka mo to. Salamat sa panonood. Sana nabigyan ko kayo ng konting idea kung paano ba ang tamang paglinis at pagbaklas ng brake shoe sa ating mga scooter. Ayan ka mo to. Hanggang dito na lang. And God bless.